Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Sa pangalan nating Panginoong Hesus Kristo, maaari ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Dapat na purihin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Pasalamatan sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa atin. Amen. So, nandito tayo ngayon upang muli katagpuin ang ating Panginoon. Amen. At yan ang nais natin na matanggap natin ang salita sa araw na ito. Amen. Sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan higit sa lahat sa spiritual na bagay. Amen. Kaya tayo po'y tumayo. Amen. At imbitahan natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng ating mga awitin sa Kanya. Amen. Let's worship Him as we feel the presence ng ating Panginoon. Say to the Amen. Praise the Lord. Amen. We worship you, Panginoon. Say to those who are here for be afraid. Amen. We worship you, Panginoon. The Lord your God is strong with His mighty arm. When you call on His name, Amen. Yes, Lord. He will come and say, yes, we worship you. Let's sing unto the Lord. He will come and save you. And He will come and save you. Say to the weary one, you're gonna surely come. He will come and save you. He will come and save. Come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to Him. You will arise again. He will come and save you. Yes, Lord, say to those. Say to those who are broken-hearted, do not lose your faith. Amen. Let's worship the Lord. The Lord your God is come with His loving arms when you call on His name. Yes, Lord. He will come. Say, yes, Lord, let's worship Him. We worship You, Panginoon. We know You can save us. Save you. He will come and save you. Say to the weary one, you're gonna surely come. He will come and save you. Yes, Lord, we worship you. He will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to Him. You will arise again. He will come and save. Oh, listen once more. He will come and save you. And He will come and save. Yes, Lord. Save you. Say to the weary one, you're gonna surely come. He will come and save you.
Jesus, we worship you. And he will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Oh, for the last time. He will come and save you. Yes, Lord, we believe the Lord. He will come and save if you. Say to the weary one, you're gonna surely come. He will come and save you. He will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Oh, lift up your eyes. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Oh, for the last time. Your eyes to him, you will arise again. You will come and save you. Yes, Lord, we worship you, Panginoon. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Kilang Diyos, salamat Lord sa inyong pagdating sa bawat isa po sa amin, Lord. Ito'y pinatunayan niyo lamang, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan, Lord. Hindi niyo po kami iiwanan. Kundi patutunayan po ninyo sa buong mundong ito, Lord, na sa bawat inyong mga kaisipan, Lord, ay ililigtas po niyo ito, Lord. At hindi lamang ililigtas, kundi isasama po ang lahat sa pag-aagaw po aming Panginoon. Kaya narito po kami, Lord, na patuloy nagpapalinis po sa inyo, patuloy nagpapasako po sa inyo, Lord. Tulungan niyo po kami, aming Panginoon, na higit pa po namin, Lord, na isuko at ialay ang buhay na ito. Higit magiging sensitibo po sa lahat ng pakikinig namin ng inyong mga salita. Dilalam namin, Lord, sa bawat kilos po ninyo, sa bawat bitiw ng inyong mga salita, Lord, sa likod ng pulpitong ito, Lord, mayroong haleluya kabuluhan ng mga bagay na ito. Ito'y patungo sa aming kasagdalan, Lord. Patungo sa bawat isa po sa amin sa kung saan, Lord, sa eternidad na bagay po, Panginoong Jesus Cristo. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami, aming Panginoon, dahil wala po kaming magagawa at hindi po namin kayang pakilusin ang aming buhay nito, Lord, maliban, Lord, na kayo na po ang siyang nananahan sa aming kaluluwa, na kayo na po ang siyang nagmamaniobra. Kapag kami nag-iisip, Lord, kayo na po ang nangunguna. Kapag kami nagsasalita, Lord, kayo na po ang maririnig, aming Panginoon. Higit sa lahat, Lord, kapag kumikilos na bat isa po sa amin, aming Panginoon, walang ibang kumikilos na sa katuwang ito, kundi ang Jesus Kristo po ang siyang, haleluya, nahayag na at nabubuhay na po sa katawan po ng bat isa, Lord. Ama, salamat at tulungan niyo po kami, lalo na po kaming mga ama, Lord, na patuloy po ninyong ipagkaloob at ipagpahayag pa po sa amin, Lord. Dalalam po namin, Lord, sa bawat, haleluya, pakikinig namin ng inyong masalita, Lord. Haleluya, nakakatayo po kami sa buhay at kamatayan, aming Panginoon, na kung papaano kagaya na amin napakinggan nung linggo, Lord, haleluya, kagaya ni Lord, ang pagkakalam po niya, tama ang lahat ng kanyang mga desisyon, ngunit Panginoon na nakakalungkot doon, Lord, ay nilugmok po niya ang kanyang buong sambahayan doon sa kapahamakan na sa pag-aakala po niyang tama. Ngunit yun pala, haleluya, inyo ito ang wawasakin sa pamagitan ng inyong galit, Lord. Lord God, mahabag po kayo, lalo na po sa inyong mga hinirang, Lord, na alam po namin, Lord, na hindi po niyo kami iiwanan, Lord, at hindi po niyo kami papapabayaan, Panginoon, na, haleluya, mapapahamak, Lord, kundi patuloy at patuloy niyo pong ipagkalob at ibibigay sa amin, Lord, ang tamang pagtutuwid, tamang pagdidisiplina, Panginoong Jesus Cristo, Lord, na kapag kami nasasaktan, Lord, salamat aming Panginoon, dahil ninais niyo po
na hindi na po makikita po ang aming sariling kaisipan, ang aming sariling decision, Lord, kundi kayo ang nais nyo na manguna na po sa bawat buhay po namin, Panginoon. Patawarin nyo po ang batsa sa amin, Lord, kung haliluya may nakita kayong hindi kaaya-aya at karapat-dapat po sa aming buhay, Lord, dahil ang pinakanais nyo po, aming Panginoon, na higit na po kaming maging, haliluya, sensitive at maging consecrated po sa inyong mga salita, Panginoong Jesus Cristo. Dahil, Lord, na kung saan sa bawat hakbang at bawat pagkagising po namin sa umaga, Lord, ay patutudayan nyo lamang, Lord, na nalapit na at nalapit na po kami sa salubong po sa inyo, aming Panginoon. Amang banal, narito po ang watsas sa amin. Haliluya na patuloy na nagtagumpay, Lord, at patuloy na kipagbaka. Salamat na karating ang mga kapatid ko. Haliluya na dito sa aming bayasambahan, Lord, na matagumpay. Salamat sa lahat ng pag-iingat po ninyo, Lord. At maging sa aming mga kapatid, Lord, na patuloy nagsusubaybay po, Lord, sa internet, aming Panginoon. Salamat. Dahil patuloy kayo nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. At ang mga kalakasan ito, Lord, ay hindi na po amin, kundi mula na po ito sa inyo, aming Panginoon. Lord, tulungan nyo pa rin po ang mga kapatid na patuloy na ikipagbaka at nag-haliluya, na nagsusumikap na makarating muli, Lord, dito sa aming bayasambahan, Lord, at sa aming pastor na patuloy niyong ginagamit, Ama, upang mabigyan pa muli, po muli kami ng panibagong kapahayagan, Lord, at sa inyong gagamitin sa oras na ito, Lord. Kami patuloy, haliluya, na nananalangin, Lord, na kayo po nawa ang patuloy na manguna at pakibuksan niyo po ang tainga naming espiritual na makikinig, Lord, upang sa ganun, Lord, haliluya, ay mapunuan po muli ang aming mga kaluluha. At yun ang pinakananais po ninyo, Lord, na ipabaya lamang po namin sa inyong aming buhay. Susunod lamang po namin sa ito sa inyo. Isuko lamang po namin ito sa inyo, Lord, upang sa ganun, kayo na po, haliluya, ang bahalang magpuno ng aming pangangailangan po. Opo, naroon ang kaaway na kung minsan ilalagay sa amin ang lahat ng mga alalahanin. Ngunit salamat, Panginoon, pinakita na po, pinatunayan ito, Lord, na kailanman ay hindi po ninyo kami pinapapabayaan po, Panginoon. Hindi ninyo kami iniiwanan, Lord, bagkos ay patuloy po niyong ipinagkakulob ang pangangailangan po namin sa araw-araw, higit sa lahat, Lord, ang inyong salita na patuloy pong pagkain ng aming kaluluwa, Lord. Malaya po kayong kumilos mula sa aming MC hanggang sa mga song leader, Lord, at maging sa mga music ministry, Lord, at kayo po nang makita at manguna po, Panginoon. Malaya kaming kumilos po Panginoon, aming Panginoon Jesus Cristo, upang sa ganun, Lord, ay malaya din ang batsa sa amin na magpurit, magsamba, ibigay ang lakas nito sa inyo, Ama. Ibalik namin muli sa inyo, Lord, dahil yun ang pinakanais ninyo, Panginoon. Bawat naiipon naming lakas, Lord, ibabalik po namin ito sa inyo na may pagpakumbabat, haliluya, at pagsamba po sa Espiritu at katotohanan po. Salamat po, aming Panginoon, sa lahat ng ginagawa po niyo sa aming buhay, Lord. Ibinabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan. Pasalamat po sa oras na ito, sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Once again, palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Tunay nga na napakabuti niya. That's what we came here for. Amen. Para purihin natin ating Panginoong Hesus Kristo. Batiin po natin ang bawat isa ng may kagalakan. Amen. Ngayon po ay binabati ko rin po ang ating mga kasama ngayon via Facebook Live, via Zoom, and YouTube. Let's all together na magpuri sa ating Panginoong Jesus Kristo. If we worship the Lord, ibigay natin ang ating buong kalakasan. Kaya umawit tayo ng isang masayang awitin para sa ating Panginoong Jesus Kristo. Let's clap our hands again. Amen. Let's feel the presence. Ang kabutihan ng ating Panginoon sa atin. Overcoming power ng ating Panginoon. Overcoming sun is what we have today. Overcoming. Let's praise the Lord. Overcoming power is what the devil away. Overcoming power till we become the word, as well we'll leave this sinful earth and go and meet the Lord. Oh, let's sing once more. Overcoming power is what we have today. Let's sing a joyful to the Lord. Overcoming power is what the devil's away. Overcoming power till we become the word. That's when we'll live this sinful earth
and go to meet the Lord. Oh, praise the Lord. The message came in this last age to prepare a bride to walk with Him and talk with Him in this world. Yes, Lord, we praise the Lord. The spoken word in its lying there to bring us to the rapturing grace and take us out of here. Oh, praise the Lord. Overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devil away. The seventh age, the power has to come. The science of the world, their surety to die. The sins and weights to lay aside, and the self deny. So when this very judgment falls, we'll just take on the night. Oh, praise the Lord, overcoming. Overcoming power is what we have today. And overcoming power to keep the devil away. And overcoming power till we become the world. Let's win this sinful earth and go to meet the Lord. Praise the Lord. Our Moses has already gone. He has prepared. Amen. The way brought us to the door of God, and He was taken away. But Joshua is preparing now the sound of His command to gather all the saints of God to enter the promised land. Oh, praise the Lord. And overcoming power is what we have today. Oh, Jesus Christ, it's what we have today. Overcoming power to keep the devil away. And overcoming power till we become the world. That's when we'll leave this sinful earth and go to meet the Lord. Oh, let's sing once more. Overcoming. Overcoming power is what we have today. And overcoming power to keep the devil away. And overcoming power till we become the world. That's when we'll live this sinful earth to go and meet the Lord. Oh, for the last time, come cry. Let's sing unto the Lord. Overcoming power is what we have today. And overcoming power to keep the devil away. Overcoming power till we become the world. That's when we live this sinful earth and go and meet the Lord. That's when we'll enter this sinful earth and go to meet the Lord. Amen. Praise the Lord. The overcoming power of the Lord Jesus Christ. Amen. Once more. Amen. Umawit ka tayo isang masayang awitin para sa ating Panginoon. Let the fire, amen, ay magliyab sa ating mga puso. Praise the Lord. We're manifested
to his bride in these last days. We have caught the revelation by the last prophet's message. And we know who we are and what we are raised up for. Praise the Lord. Oh, come and bride, sing unto the Lord. The original life, the original life, the original sin, the original word. It is what we believe. It's what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original sin. Our eyes of understanding, He has opened up at last. And sweet victory is ours, who were chained down in the past. True to Thee has sounded, and we expanded to our God. Praise the Lord! Come to the original life, the original life, the original sin. The original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original sin. We are called to this is what the scriptures say, and our names are sealed with it, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God, who's the original life. Oh, praise the Lord! The original life. The original sin, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original sin. Oh, we are called unto adoption. We are called unto adoption. All authority and power, sleeping saints will thank and join us for translation in the sky. Death and death soon be over. Oh, glory, hallelujah to our God. Who's the original life? Oh, let's sing unto the Lord. The original life. The original word is what I believe. The Son of God is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original sin. Oh, let's sing once more. The original life, the original sin. Is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original. Over the last time, come on. The original life, the original sin. Original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original sin, the original life, the original sin, the original life.
the original life, the original sin. Amen. Praise the Lord. We worship you, Panginoon. Lord, we exalt your name on high. Amen. Once more, let's invite the presence ng ating Panginoon. Amen. May this place, amen, ay ma-feel ng Espiritu ng ating Panginoong Jesus Kristo. At hindi tayo uuwi, amen, na hindi natin natatanggap ang salita na ibinigay ng Diyos sa araw na ito. Kaya Lord, fill this place, fill our hearts with your Holy Spirit, Panginoon. As we worship you, Panginoon. Oh, praise the Lord. Let's sing unto the Lord. This place you have chosen, another wilderness you have transformed. With your prisoners of love, your anointing from above, another paradox you have been born. Yes, Lord. Your glory, Lord, fill this place. Let your glory, Lord, fill this place. Oh, let your glory. Let your glory, Lord, fill this place you have made. Seen in each other as we work together in one accord. Oh, praise the Lord. With the power on display, with the answer when we pray to our trials, you made a way. Oh, let's feel the presence ng ating Panginoon. We are yours. Let
your presence sanctified and make it holy. Let your glory, Lord, fill this place. Let your glory, Lord, fill this place. Let your glory, Lord, fill this place. You have me, oh, let every life, yes, Lord. Every life is stored in this building. Now shout the praise, oh, hallelujah, Panginoon. Let the glory of His heart be open to walk in the Lord. Let the pillars stand in position and support the house of God. Let the priests cry, holy, holy. Let us give thanks to the Lord. Let's sing where my heart's cry. We are your hands, your feet, with your body you have built this sanctuary. Now it's your love and your peace. Let your presence sanctify and make it holy. Let your glory, Lord, fill this, yes, Lord, fill this place. Let your glory, Lord, fill this, oh, let your glory, let your glory, Lord, fill this place. Your glory, Lord, fill this place. Let your glory, Lord, fill this place. Let your glory, Lord, fill this place. You tayo po'y manalangin. O aming banal at dakilang Diyos, gaya po ng aming inawit, ito po ang nais naming mahangad, Panginoon, na patuloy na inyong banal na Espiritu ang pumuno sa bawat isa sa amin, na kayo'y manahan sa bawat kaluluwa namin, Lord. Dahil walang sa iyo, sa iyo, Panginoon, ang paglilingkod na ito kung hindi kikilos ang inyong kapangyarihan. Kung kaya, Panginoon, kami po ay nagsusumamo, isinusuko ang aming mga sarili, na tulungan niyo po kami na maging bahagi ng inyong buhay, na makamtam namin ang isang tunay na karakter na nagmumula sa inyo, Lord. Dahil anong saysayin ng mga authority, ng mga kapamalaan, ng kapangyarihan na pwede naming makamtan kung hindi naman kami magiging mabuting katiwala, Panginoong Diyos. Salamat po sa bawat pagkakataon na ito na kami ay iningatan niyong muli makarating dito sa gawaing ito ng may kalakasan, ng may kapayapaan at kasiglahan, Lord. Mayroong tunay na kumikilos sa aming buhay na naghahangad na patuloy pang ibigay. Kumilos ang katawang ito, ang buhay na ito, at may pagkalob ito ng lubos sa inyo, Lord. Sapagkat ang lahat ng kalakasan, ang lahat ng buhay, ng aming tinatangkilik sa mundong ito, lahat ng ito, Lord, kung wala po kayo ay hindi namin makakamtan. At salamat po sa mga bagay na ibinibigay ninyo sa natural na kaparaanan. By means of your grace, kami ay nakakatamasan ito sapagkat
ito ay patunay lamang na higit pa sa kayamanang ito sa mundong ito ang pwede naming makamtan the moment na kami ay mabago ninyo from glory to glory, Lord. Makamtan namin ang aming body change. That's why, Panginoon, tulungan niyo po kami na ang buhay na ito ay lubusan naming maibigay ng tamang pagpapasakop. Sapagkat batid po ninyo, Lord, na hindi kami magkakamit ng isang tunay na perfection kung wala ang tunay naming pagpapasakop sa inyo. Kung hindi nyo makikita sa aming mga buhay ang tamang pagpupursige para kami ay makatapos at makarating sa aming final destination, Lord. That's why, muli, Panginoon, kayo po ang manguna sa gawain ito. Muli nyo pong ibuhos ang inyong pagpapala, ang inyong pangunguna. Kayo lamang po ang aming Diyos na buhay. Kayo lamang ang aming kaligtasan, ang aming kalakasan, ang aming kagalingan, ang aming lahat-lahat, Lord. Kayo ang lahat ng pumupuno nito. Kaya tinuturuan niyo po kami na hindi kami nabubuhay para lamang sa aming mga sarili, kundi maging para sa iba. Ginawa niyo po kaming lingkod sa ganung kalalagayan dahil kayo mismo, Lord, ang naging buhay at matibay na ehemplo sa bawat isa sa amin. Kayo ay nagpakumbaba alang-alang sa aming mga buhay upang ito ay maligtas. Kung kaya, anong dahilan, Panginoon, para kami ay tumanggi sa buhay na inyong inaalok? Wala nang ibang kaligtasan kundi sa inyo lamang, Lord. Wala nang ibang kapayapaan kundi sa inyo lamang. Muli niyo po sanang ingatan, Panginoon. Patnubayan ang gawaing ito. Muli niyo po kaming itago sa ilalim ng inyong banal na dugo upang ito ay makitang malinis at maging karapat-dapat sa aming pagharap sa inyong presensya. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord, sa lahat ng bagay na ito. Lahat ng ito ay aming hiniling at pinagkakatiwala sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Okay. Sa hindi po pagtatagal, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Isaiah chapter 8 verse 20. Sabi diyan, to the law and to the testimony, sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng kautosan ng salita ng Panginoon at ng tamang testimonya. Kaya nga mahalaga yung salita. Kasi the moment na anuman ang salitain dati sa natural na kalalagayan, ito yung nagiging buhay na patotoo. Kayon din sa spiritual na kalalagayan, kung bakit sinasabi ng Panginoon, napakahalaga ng aking salita at ng aking patotoo. Kaya sabi diyan, if they speak not according to this word, kapag hindi nila ito pinapangusap, ayon dito sa salita ko, amen, kapag sinabi kasing to speak, ibig sabihin, nagbibigay ito ng pagkilos ng action. Kaya nga kapag nagsalita ka, ibig sabihin, dapat pinapamuhay ito. Kaya sabi diyan, pero kung ang salitang ito ay pinapangusap na hindi naayon sa salita, yun ay dahil it is because there is no light in them. Kasi nga, ibang impluensya ng liwanag yung nakikita doon sa ipinapahayag. Kaya nga, yung patotoo ay nakabase sa buhay o liwanag na pwedeng makita nito. Amen. Kaya mahalaga kung ano yung ipinapangusap natin. Mahalaga kung ano yung pinapatotoo natin kasi ito nga yung magbibigay ng liwanag, ng inspiration sa bawat makakahalubilo nito.
Okay, napakalaga nun. So i-jump natin sa New Testament, sa aklat ng 1 Timothy chapter 6. And very familiar ang verse na ito, 1 Timothy chapter 6 verse 6. Sabi dito, but godliness with contentment is great gain. Amen. Bakit tayo nagiging godly? It's because of the word of God. Ang Diyos na nahayag sa salita. Amen. Kaya nga kung anong ipinapahayag mo, yun yung makikita sa iyo. And without contentment, sabi diyan, walang great gain. So magkasama ang pagiging godly ng contentment para makamtan mo itong great gain. So pagpalain ng Diyos ang salitang ito at tayo na po ay makakaupo. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Medyo matagal-tagal din nung tayo ay hindi nakatayo, mayigit isang buwan din. Because dahil nga sa nangyari sa akin nung tayo ay nahulog sa pubong, nung tayo ay nagpipintura. Pero sa kabila nun, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat kung wala ang biyaya ng Diyos, pwede yung pagkakahulog na yun ay maging iba ang resulta. Pwedeng maging malala ang resulta. Pwedeng mauna yung likod ko kasi gaya nga ng nabanggit ko na sa ibang mga kapatiran nung tinatanong ito, bagamat hindi tayo nagkaroon ng magandang pagkakataon para mag-testify, kaya dito ko nasusulitin. Ano po? Kaya lang, medyo late. But anyway, ang pagpapala ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon ay hindi late sa lahat ng pagkakataon. Lagi itong kumikilos at the present time. Hindi po ba? Kaya nga, nung time na yon, nung nadulas nga ako kasi nung hapon na yon na nagpipintura ako, bigla kumambon. Gusto ko sanang sumilong. Pero sa paglihis ng aking katawan, na outbalance ako, nadulas yung kanang paa ko. And then, yun na, dire-diretso na. Napatiaya ako, dire-diretsong slide na. Napatiaya. Kaya ang nasambit ko na lang, Panginoon ko. Yun na lang ang nasambit ko kasi biglang nagdilim yung paningin ko kasi yun pala, sa pagkakatumba ko, yung sombrero ko tumakip sa mukha ko. Kaya nga nung patiayang pa slide, anytime pwede akong bumagsak, mauna yung likod ko. At kung hindi luloobin ng Panginoon na ako ay maligtas, pwede ring ulo ko ang mauna. At siguro pwedeng baldado ka or pwedeng wala na si brother ninyo dito. At maaring iba na ang papalit. Di po ba? Kasi meron naman, marami naman tayong mga deacon dyan na pwedeng humalili. I mean, but salamat sa Panginoon. Ang kanyang biyaya ay tapat at sapat sa bawat isa sa atin. Kaya nga, nagulat na lang ako kung paano kong naikapit itong kaliwang braso ko doon sa gutter. Para sa halip na pati ayang bagsak, parang gumanyan pa, parang patayo. Kaya ang napuruhan, yung talampakan ko, yung mga sakong ko. At sa awa ng Panginoon, maayos na rin ang paglalakad ko ngayon. Kaya lang nararamdaman ko pa rin yung konting sakit. At kapag sobrang tagal akong nakatayo, talagang nararamdaman ko rin. Lalo na kapag umaga, malamig. Kasi buto Yun yung parabang nirarayumakan ang sakit. Pero the moment na mailakad mo na, unti-unti na rin nawawala. Pero hindi natin alam kung ano ang pagkilos ng Panginoon sa oras na ito. Kung kakayanin natin na mag-share ng mayigit isang oras, pero bahala ng Panginoon sa atin. So ang mahalaga
ang pagkilos ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay nakikita natin sa bawat araw ng ating buhay. Kaya hindi lang tayo nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, nagpapasalamat din tayo sa mga taong ginagamit niya sa pamagitan ng support, maaaring financially man yan, materially, ano po, higit sa lahat sa mga panalangin ng bawat isa. Isang bagay na napakalaking bagay yon sa akin para ako ay makarecover ng mabilis. Amen. So, salamat po sa inyong lahat, sa bawat naglaan ng kanilang time sa pananalangin. Amen. So, itong topic na ito is actually bilang continuation lang nung last nating tinatalakay sa subject na the competency of God's testimony. Amen. And kung maalala natin in the past na tinalakay ito, nakita natin yung importansya ng kakayahan, yung salitang competency, yung kakayahan, yung kakagalingan ng Diyos. Kasi ipinapakita nito na hindi lang nakabase yung pagpapala ng Diyos upang ikaw or tayo bilang mananampalataya eh manatiling tagatanggap lang, kung naalala nyo yung message, kundi sinasabi doon ang importansya ng pagiging katulad din ng biyayang ibinibigay ni Kristo na parabang sa isang tubig na bumubulwak, nasisiya ng tao, natutuwa sa bawat bula na ibinubulwak ng tubig na nagpapakita ng biyaya ng mga kaloob ng Diyos sa sino mang mga tao. Pero ang problema, ang mga tao hanggang tagatanggap lang. Pero sinasabi ng message, ang mas higit na makita natin, ang pinaka-importanting maunawaan natin ay maging katulad tayo ng tubig na bumubulwak na yon. Na kinakailangan bumulwak din tayo dahil kayo ay bahagi ng isang salita. Kayo ay bahagi ng Diyos mismo. Ibig sabihin, may reflection doon sa tinanggap ninyo. May patotoo. Amen. Kaya nga, dito sa ating tatalakayin, ating bibigyang diin yung importansya nung ibinibigay ng Diyos na kanyang buhay, na siyang ating kakayahan, siyang ating katangian, upang tayo ay makarating doon sa tamang pakinabang na dapat makuha ng isang tunay na mananampalataya. Kaya nga sinasabi ng scripture kanina ng aklat ng 1 Timothy, but godliness with contentment is great gain. Excuse me. Nasa motor. Isa sa mga problema ko ay itong lalamunan ko. Madali akong mamalat ngayon. Hindi ko maintindihan. Siguro dahil epekto na rin ng hindi na tayo pumabata. Hindi po ba? Kaya siguro nababago din yung performance ng katawan natin. Okay. So bibigyan natin tong topic na ito na pinamagatang pursuing great gain. At sinasabi ng anong scripture na ng aklat ng Timothy na ang pagiging godly, but godliness with contentment is great gain. Kasi pag sinabi mong godliness, alam natin yan, pagiging banal, pagiging makadiyos, ibig sabihin, kaya tayo nagiging banal kasi tayo ay bahagi ng salita ng Panginoon. At iisa lang ang banal, iisa lang ang perfect, iisa lang ang sakdal, yun ang ating Diyos. Pero tayo, bilang sa paunang kaisipan ng Diyos,
tayo ay nasa kaisipan niya at tayo ay bahagi ng kaisipan yon sa pamamagitan ng salita na nag-manifest sa pamamagitan ng katawan mismo ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga kapag nasa iyo itong salitang ito, may tuturing mo rin na ikaw ay bahagi ng kabanalan ng Diyos. Kapag nasa iyong salita, nasa iyo ang katotohanan, ikaw ay bahagi ng kabanalan, ng pagiging makadiyos. Pero sabi diyan, mahalaga yung pagdadagdag ng salitang contentment. Kasi kung hindi mo nilakipan ng contentment, sabi diyan, di ba sa Tagalog, hindi kontento. Kung wala kang kasiyahan, sa kung ano ang meron ka, ito raw yung nagiging dahilan kung bakit ang tao ay walang katiwasayan, walang kaluguran, ika nga, walang kapanatagan sa kanyang kalooban. Kaya dahil dyan, hindi raw ito nakapagbibigay din ng tamang pakinabang, ng great gain, ng malaki o mainam na pakinabang. Kasi ang mangyayari, kapag hindi ka kontento, mag-aangad ka ng more and more. Hindi po ba? Ganun sa natural na kalalagayan. Kahit na hindi na ito naaangkop sa tamang pangangailangan mo lamang. At siyempre, kapag tayo ay tinitignan na sa salamin ng salita ng Panginoon, ano kaya masasabi natin? Ano kaya ang magiging reflection nito para sa iba? Dahil alam natin, hindi lang ito patungkol sa ating sarili, kundi maging sa mga bawat taong nakapaligid sa atin. Kasi, gaya ng nabanggit kanina, ito ay isang impluensya. Kaya nga kapag wala sa iyo ang... Kaya nga sinasabi, kapag itong law, itong patotoo, ay hindi nagiging magkaugnay, totoo, sinasalita natin ang kautusan, ang salita ng Panginoon, pinapatotoo natin. Pero ang problema, kung ibang liwanag, ibang impluensya, ano ang magiging magandang, maibibigay na magandang impluensya nito para sa iba? Ibig sabihin, nakabase ito sa kung anong impluensya ang pwedeng makita nito para sa iba. At kadalasan, ang impluensya nga ay nakakahawa, sabi ng mensahe. Kaya nga, kung ano lagi yung tinatangkiling mo, kadalasan, ganun ka na rin. Ganun din ang ginagaya mo. Yun ang makikita natin kadalasan sa labas, kung ano yung nangyayari. Because it speaks of influence. Nagbibigay ito ng impluensya kung ano yung ipinatototoo ng isang tao na sinasabi niya, ipinapamuhay niya ito, pinalagaan ko ito. Kasi kung ganun ang ipinapahayag nito, natural lamang na dapat ito rin yung magbigay ng malaking impluensya sa mga taong nakakasalabuha, nakapaligid sa kanya para siya rin ay tularan. Kasi it speaks of influence. Pero kapag yung patotoo na yan ay alam natin kabaliktaran doon sa takbo ng buhay ng taong nagpapatotoo, siyempre magbibigay din yan ng negatibong impluensya sa iba. So tayo ang nakakaalam bakit naging negatibo. Kasi magiging dahilan ito para sa iba, para sabihin, kung si ganun, pwedeng ganun, bakit ako hindi? Hindi po ba? Siya ganun. Ipinapangusap niya na ganito ang dapat na maging buhay natin. Pero nakikita ko bakit ganun ang buhay niya. Alangan naman ako, hindi pwede. Hindi po ba? Ganun ang nagiging kadalasang kaisipan ng isang natural na pag-iisip ng tao. Kaya nga bagamat sinasabi ng message na hindi dapat tayo nakatuon sa kung ano yung pagkilos ng isang tao, sa kung ano ang klase ng pamumuhay niya, kasi tiyak na pwede kang ma-impluwensyahan at madaya ka at malito ka.
Kaya nga minsan sinabi ng pinag-aral dito ng ating pastor at malimit na yan na nababanggit may isang babae na doon sa congregation ng kanyang pastor dahil nga ibang impluwensya ang nakikita niya, nandoon marahil yung negatibong impluwensya, nandoon yung maling hindi dapat makita. Sa madaling salita, hindi siya nakakakita ng kabanalan sa loob ng church na inaaniban niya. Kaya lumapit siya sa kanyang pastor at sabi niya, "Pastor, gusto ko na pong lumabas sa iglesyang ito. Kasi si ganito ganyan eh. Si ganun, ganito ang ginagawa. Hindi ako nakakaramdam ng perfection sa buhay ko. Kaya gusto ko nang magpaalam, Pastor. Kahit sabihin nyo pang backslider ako." Amen. So alam na natin yung kwentong yan. Di po ba? Pero anong sabi ng pastor sa kanya? O sige, bago mo pagpasyahan yan, halika muna, sister. Bibigyan kita ng isang basong tubig. At yung basong tubig na yan, hawakan mo, tumayo ka, at umikot ka ng 3 beses. Tapos kakausapin kita. At ganun nga ang ginawa niya. Hindi po ba? Ngayon, pagkatapos doon, sinabi ng pastor sa kanya, "O sister, ano ang nakita mo sa paligid?" Siyempre, anong sabi ng sister? "Wala po, kasi nakapokus siya doon sa baso na huwag matapon yung tubig." Kaya pinaliwalang ng pastor, ganon din sa paglilingkod natin. The moment na titingnan mo yung kahinaan ng iba, may impluwensyaan ka, at itong magbibigay ng dahilan sa iyo para magkaroon ka rin ng negatibong pag-iisip. Hindi po ba? Pero tingnan mo, nung pinagawa ko sa iyo ito, na hinawakan mo yung isang basong tubig na huwag mo nga hayaang matapon ito, ginawa mo yung instruction ko, nakita mo, wala kang nakita. Kasi ipinapakita lang doon, spiritually speaking, na dapat nakasentro lang tayo sa kung ano yung ating expectation, sa kung ano yung ating dapat sinusundan. Amen. At yun ang ating dakilang Diyos, ang tubig ng ating buhay. Amen. Pero kaya lang, di po ba, talagang hindi maiaalis sa natural na kalalagayan kung bakit sa isang church ay nangyayari ang mga ganong sitwasyon. Kasi nga, impluwensya ito. Kaya nga, itong salitang contentment, ang nais ipakita nito ay yung pagkakaroon natin nung tamang mindset. Okay? Ibig sabihin, yung mga attachment natin, yung pakikitungo natin, pakikialubilo natin sa mga maling impluwensya na kayang, alam natin, ibigay ng mundong ito, dapat ay hindi daw ito yung nagiging priority natin. Kaya nga kapag kontento ka, magiging tama ang mindset mo. Kasi ikaw ay bahagi ng salita. Amen. At ang sino mang totoong bahagi ng salita ay mayroong eternal na buhay. Dahil bahagi ka ng Diyos, bahagi ka ng kanyang pagliligtas. Kaya naman, kung nauunawaan natin yung kapahayagan ng mensahe ng Diyos sa ating buhay, naiintindihan natin na yung buhay mo rito ay sadyang pansamantala lamang, hindi permanente. Kasi ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos, na tayo ay ipinanganak na isang hubad at tayo ay babalik din sa Diyos na walang dala. Hindi po ba? Maliban doon sa buhay na salita na siyang nananahan sa ating mga kaluluwa upang baguhin tayo, sabi ng message, from glory unto glory. Kaya nga, kung yung mindset na yan ay ika nga eh, magiging paligaw-ligaw, di po ba parang pagewang-gewang,
talagang hindi ka makakarating doon sa tamang dapat mong patunguhan. At ito ang dahilan kung bakit pinapaalala din sa aklat ng Philippians na tayo ay mga dayuhan labang sa sanlibutang ito. Lagi nating nababasa yan. Kasi sinasabi nga noon na hindi ito yung final destination natin. Kaya ang sino mang, alam natin ang sino mang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay may katiyakan na siya rin ay may resurrection na hinihintay. Kaya nga, if you believe na ikaw ay bahagi ng Diyos, ikaw ay tinubos ng Diyos ng kanyang banal na dugo, kinakailangan panghawakan mo na makakarating ka sa destination mo, na ikaw rin ay bahagi ng resurrection. Amen. Kaya nga, tinawag tayong bride ng Panginoon. Kasi, inibig ka ng Diyos. Okay? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya kapag inibig ka ng Diyos at naunawaan mo ang pag-ibig na yan, kaya nagagawa mo ring ibigin ng Panginoon. Tama po ba? Mahal po ba natin ang Diyos? Ganun ba kahalaga sa atin ang ating Panginoon? Amen. Kaya kinakailangan maging tama lagi ang mindset natin. Amen. Maging kontento tayo. Huwag nating hayaan na maling impluwensya ang maging dahilan ng iyong pagtalikod sa iyong paglilingkod. Dahil ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ay iniibig ng Panginoon. At siyempre, alam natin sa natural na kalalagayan, hindi tayo magpapakasal sa isang sa isang tao, hindi po ba? Kung hindi mo naman siya mahal. Kasi kung ang ina-after mo lang ay yung magkaroon ka ng mansyon na bahay, hindi po ba? Sa natural na kalalagayan, magkaroon ka ng maraming ari-arian, well, tiyak na hindi ka magiging masaya. Kahit na ginto pa lahat yan, kung hindi mo naman talaga mahal yung isang tao, hindi ka magkakaroon ng tamang contentment. Hindi po ba sa iyong buhay? Because, spiritually speaking, yung mga gantimpala na yan is actually bonus lang. Amen. Yung langit, yung eternal life, yung authority, yung power and authority na pwede mong makamtan kapag ikaw ay naging bahagi na, naging kaisa na bilang bride ng Panginoon, is actually lahat ng yan is bonus lang. Kasi ang pinakamahalaga na dapat nating makita ay yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Kasi siya yung sinisita mo. Kaya ka naging bride, kaya ka nagpakasal. Kasi mahal mo ang Diyos. Amen. Kaya nga kung mahal mo ang Diyos, hindi mo siya iinjanin. Hindi po ba? Hindi mo sasayangin yung pagkakataon na mag-isa yung minamahal mo. Hindi po ba? Sasamahan mo siya, sasaluhan mo siya. Amen. At yun ang ginagawa natin sa natural na kaparaanan. Kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka nagpapagal. Kasi gusto mong makasalo ang ating Panginoon sa mga spiritual na mana, sa mga spiritual na mga bagay. Amen. Dahil yan sa pagmamahal mo sa iyong bridegroom. At yun yung dahilan kung bakit ipinapaalala sa atin kung bakit tayo pansamantala lamang na namamalagi dito sa mundong ito. Kung bakit temporary lang ang buhay na ito na para bang bumabiyahe ka dahil alam natin na ang ating buhay ay tulad sa isang paglalakbay bago tayo makarating sa ating destination. Kapag halimbawa nakasakay ka sa bus, ang dami pa nitong actually dinadaanan ng mga terminal, mga stopover na tinatawag. Hindi po ba? Ang purpose noon para yung iba na medyo matagal nang nagbiyahe, nagugutom, pwedeng mag-snack sandali, o kumain sandali, o mag-CR, kung ano pa man yan,
Yun yung kadalasan na nangyayari. Kaya kapag tumigil yung bus sa isang terminal, sa yung paghihintay, nakaka-encounter ka rin ng iba't ibang mga bilihin. Di po ba? Sa natural. Ng iba't ibang mga bagay na pwedeng magpainganyo sa iyong mga paningin. At kadalasan, kahit hindi naman ito kailangan, eh, binibili pa rin natin. Kasi, ang kaugalian ng Pilipino, eh, masyadong maalalahanin. Di po ba? Very thoughtful. Ang gusto niya, pag siya ay umuwi doon sa mamahal niya sa buhay, eh, may dalang pasalubong. Di po ba? Kaya lang ang problema, the more na naiinganyo tayo, the more na para bang ayaw mo nang umalis sa lugar na yun. Eh kasi doon sa tinigilan ng bus, doon sa biyahe na tinigilan ng terminal na yun, eh nakakakita ka na ng magagandang mga bagay. Parang pakiramdam mo, sana mag-stopover tayo ng matagal-tagal. Pero hindi ganun ang ibig sabihin ng stopover. Pag sinabi mong stopover, may limitadong oras lang yan. Kaya pansamantala lamang. Amen, nakukuha natin. At yun yung ginagawa ng sistema ng mundong ito, ng impluensya ng kaaway. Amen. Ang purpose niya ay mainganyo ang isang tao upang makalimutan natin na meron pala tayong tamang destination na dapat patunguhan. Nakakalimutan natin na anytime pwedeng umalis yung bus at pwede kang maiwan dahil naiwan ka dito sa mga impluensyang ito. Hindi mo na nakita na may dapat ka palang uwian. May tamang tahanan kang dapat uwian. May tamang lugar kang dapat puntahan. Amen. At yun yung kalalagayan natin kung bakit tayo itinalaga ng Diyos sa mundong ito, kung bakit tayo tumitigil pansamantala sa mundong ito. Amen. Para i-manifest yung buhay ni Kristo, hindi po ba? Para makita yung kaluwalhatian ng Diyos kung bakit tayo naririto, para ipakilala na yung buhay natin ay mayroong isang buhay na Diyos. Pero ang problema nga, sa stopover na yan, naiinganyo yung ibang mga tao na medyo mag-standby muna. Di po ba? Kaya nga, the more na naiinganyo ang isang tao, the more na nagiging mabigat para sa kanya ang magpatuloy upang umusad. Amen? Sana'y walang ganyang nangyayari sa tunay na mga bride ng Panginoon. Dahil hindi ganun ang purpose, hindi ganun ang pagkakadesenyo ng Diyos sa atin, kundi tayo ay dapat na kumilos, umusad. Amen. Kinakailangang mangusap yung salita at magpatotoo sa ating mga buhay. Amen. Na makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga, kapag yung maling impluensya na yan na nasa labas at nanatili ka dyan, yan yung nagiging dahilan para hadlangan ka ng kaaway at matamasa mo itong great gain. Amen. Kaya nga sinasabi ni Paul kay Timothy, itong great gain na ito ay hindi ito nakakamtan lang ng basta-basta. Kinakailangan mong pagsumikapan ito. Kinakailangan mong makita yung buhay mo na kinakailangan, nagpapagal ka talaga para dito. Kasi ang isang dakilang kantimpala ay hindi maibibigay kung hindi ka naman na nagumpay, hindi po ba? Kaya nga hindi mo makakamtan, parang mga atleta na yan, kung hindi ka makikipag-compete, hindi ka makikipag-paligsaan, hindi mo ibibigay yung buong lakas mo para makarating ka doon sa finish line. Amen? Kaya nga, gagayain ba natin yung isang paligsaan ng matching at nung pagong? Hindi po ba? Dahil mabilis yung matching, natatawa siya doon sa pagong, na mabagal lumakad,
Kaya nakakita siya ng isang puno at may bunga, nagpahinga muna siya. Total, sa isip-isip niya naman eh, mabagal naman yung pagong. Tiyak na makakapagpahinga pa ako, makakapagtambay pa ako, magagawa ko pa yung mga gusto ko dito sa mundong ito. Amen. Kaya magpapahinga muna ako sa kagandahan ng mundong ito. Amen. Nakukuha natin. Pero nga, yung nangyari sa matching na yon, dahil sa sobrang pahinga niya, nagulat na lang siya na yung pagong malapit na doon sa finish line. Hindi po ba? Bakit kasi yung pagong na yon talagang nagsumikap, nagpursige. Kahit anong hirap nung dinadala niya, kahit anong bigat nung dinadala niya, kahit napakahirap niyang lumakad, nagpursige siya, nagsumikap siya na makarating doon sa kanyang great gain, sa kanyang tunay na gantimpala. Amen. Kaya, kawawa ang maiiwan, sabi ng Bible, hindi po ba? Kaya mahalaga na makita natin yung kakayahan, yung kagalingan ng Panginoon. Kaya nga ito ay continuation ng ating tinatalakay patungkol sa pamagat na competency ng testimonya ng Diyos. Kasi mahalaga na maunawaan natin kung bakit nasa sayo ang salita ng Panginoon. Amen. Kasi yung main objective nito ay siyempre panatilihin tayo sa salita, panatilihin tayo sa katotohanan. Kasi alam natin kung wala yung katotohanan, wala yung inspiration ng Holy Spirit upang mangusap sa ating buhay, hindi rin tayo makakapanatili doon sa patotoo ng Diyos na dapat mangyari sa ating buhay. Amen. Na dapat yun ang maganap sa ating buhay. Kaya mahalaga yung katotohanan sa taglay nitong salita. Dahil ito yung nagpapatunay kung ano yung taglay nitong liwanag. Amen. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng message na ang ating Diyos, na ang Ebanghelyo, sabi niya, ay isang glow. That the gospel is a glow, that God is a glow, and not a glare. Hindi po ba? Alam kong naiintindihan na natin yan. Kasi maraming pagkakataon na kinaliwanag na yan. Pag sinabi mong glow, buhay na liwanag. Pag sinabi mong glare, nakakasilaw na liwanag. Okay? At yan ang ginagawa ng sanglibutan. Sinisilaw ka patungo sa kapamakan para hindi mo makita yung tunay na buhay na liwanag. Okay? Because of the influence. Kasi pinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin sa pamamagitan nung hindi nagmamaliw niyang pag-ibig. Amen. Na dapat yan ang kumilos, yan yung mag-reflect sa bawat isa sa atin. Kasi alam natin, the moment na lumiis ka, naging kabaliktaran yung buhay mo doon sa katotohanan na tinanggap mo, alam natin na yan din yung magiging dahilan na hindi mo namamalayan na ikaw na pala ay unti-unti nang nagiging nahihiwalay, napapariwara, ika nga. Kasi, gaya nga ng kasabihan ng mga tao, kasi kinakain na yan ng sistema ng mundong ito. Nagiging bahagi na ng sistema. Yan yung mga madalas na expression na maririnig mo sa kabataan. Naging bahagi na ng sistema yan, kaya ganyan siya. Okay? Kaya nga nakabase ito sa kung ano yung tamang tinatangkilik natin. Kasi kung ibang impluwensya na ang ipinapakita nito at hindi na nga ito sumasang-ayon doon sa ipinapangusap na salita, na dapat yun ang maganap sa buhay ng isang tao upang ito ay may patotoo, alam natin na magiging walang kabuluhan ito sa isang tao o sa sino man na kumikilala sa katotohanan
Amen. Kaya nga, maging sensitibo tayo. Yan lagi ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Hindi natin sinasabi na mali, masama, na magkaroon tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero tiyakin din natin na ito ba ay magbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Magbibigay ba ito ng magandang impluensya sa bawat bahagi o katawan ng ating Panginoon? Kasi nagbibigay ka ng impluensya. Okay? Sabi ng propeta dito, sa message na looking to the unseen. Sabi dito, Satan is always near to try to get something fumbled up in your mind. Satan is always near to try to get something fumbled up in your mind. So sinasabi dyan na si Satan, itong kaaway, itong impluensya ng kaaway, wala siyang ibang hangarin kundi ang laging mapalapit sa mga tunay na anak ng Diyos. Kasi wala na siyang pakialam sa mga makasalibutan. Alam niya na kung sino talagang mga ito para sa kanila. Satan is always near to try to get something fumbled up in your mind, sabi diyan. Kaya mapapansin niyo laging sa isipan umaatake ang kaaway. Dahil alam natin ang kadalasang control tower ni Satan ay walang iba kundi ang kaisipan. Hindi po ba? So ganyan lagi ang ginagawa niya. Lagi siyang nakabang. Lagi siyang nandyan. Ika nga naghahanap ng pagkakataon na makapasok yung ibang impluensya sa isang mananampalataya sa isipan ng isang lingkod ng Panginoon para magdala ito ng pag-aalinlangan, hindi po ba, ng katotohanan doon sa tinanggap mo. Kaya nga, kapag ang nag-reflect ay maling impluensya, manghihinayang tayo dahil ang ine-expect natin na ito ay solid doon sa katotohanan, pero nakakapanginayang magiging mali ang impluensya nito at pwedeng makahawa ka. At yan yung ginagawa ng kaaway, yan yung gustong-gusto ng kaaway, na ang isang tao ay, sabi dyan, try to get something fumbled, ibig sabihin para ikaw ay makabitiw, mabitawan mo, ika nga, yung pinagkakatiwalaan mong katotohanan. Na kung tutuusin, dapat nakasentro lang ito doon sa may akda ng ating kaligtasan. Kasi sinasabi ng Bible, hindi po ba na ang kaaway ay tulad sa isang leyon na umaatungal, na handa ka nitong silain anumang oras. Kasi walang ginagawa ang kaaway kundi abangan ka na magkaroon siya ng pagkakataon na ikaw ay malito, na ikaw ay masilaw, na ikaw ay magkamali. Kasi ang purpose niya ay lagi kang lansihin. Hindi po ba? Dayain ka sa pamamagitan ng impluensya at kayamanan ng mundong ito. Amen. Pero sabi diyan ng message, but tonight, sa oras na ito, sa gabing ito, set your affection on things above, where Christ sits at the right hand of God. Yan yung sinasabi ng aklat ng Colossians. So sinasabi dyan na dapat ilagak daw natin itong affection na ito, itong kaisipan na ito, at manahan ito, manatili ito sa ating mga puso patungo sa isang mga bagay na makalangit. Okay? Kasi walang ibang lugar ng kalakitan ang pumipirmi doon kundi ang Diyos lamang. Kaya nga ang Diyos ay nasa itaas
ang kaaway ay nasa baba. At ang baba ay hahatulan ng Diyos. Amen. Kaya nga, hindi mananatili itong lupang ito, itong mundong ito. Kundi ang mananatili lamang ay yung katwiran ng Diyos. Amen. Kaya nga, sinasabi dyan, ilagak ninyo inyong affection. Kaya kapag sinabi mong ilagak, para kang nagtatayo ng isang building na dapat nakatayo ito sa isang matibay na pundasyon. Nakasanding ito sa matibay na bato, ng bato ng kapahayagan. Kaya nga mahalaga, sinasabi ng message, mahalaga na maging sensitibo kayo sa kapahayagan ng salitang ito na inyong naririnig, na inyong pinapangusap, na inyong pinapahayag. Kasi balang araw, ito rin yung magbibigay ng refleksyon, ng impluensya nung tamang liwanag para magbigay buhay sa mga taong kumikilala sa iyo. Kasi tinitingnan kanya na ikaw ay matuwid. Lalo na kapag ito ay binabahagi. Nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sa pagtatayo ng isang establishment, alam natin yan kapag ang kukunin nating architect isang sabihin na lang natin na isang taong walang reputasyon. Hindi po ba? Anong mangyayari doon sa building na ipapatayo mo? Tiyak na babagsak lang yan. At kapag bumagsak yan, tiyak na may mapapamak yan. Pero ipinapahayag ng Panginoon, ilagak ninyo ang inyong affection sa ating dakilang ano po? Dakilang architect. Okay? Yun ang ating dakilang Diyos. Kinakailangang ilagak ninyo yung inyong buhay sa isang tamang kapahayagan. Maging sensitibo kayo sa ipinapahayag ng Diyos sa inyo. Amen. Kaya kapag yan ay isang dakilang architect, isang mapagkakatiwalaang architect, anong gagawin yan? Itataguyod ka niya ng maayos. Tatayo yung establishment ng matatag, ng matibay. At ganon ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi nais niya na tayo ay maging sakdal, maging perfect sa kanyang harapan. Amen. At syempre, kung nasa iyo yung magandang reputasyon na kinikilala mo bilang iyong dakilang architect, laging sinasabi, yun din ang magmamanifest sa ating mga buhay. Yun din ang makikita sa atin. Sabi pa dito ng message, sa message na the influence of another, and there is where you make your mistake. And there is where you make your mistake. Pasensya nyo na ako kung umiiyak na ang boses ko. There is where so many righteous men bite the dust of shame, sabi dyan. Bite the dust of defeat is because they begin to feel self-secure. So ito daw yung kadahilanan. There is where you make your mistake. Ito yung nagiging dahilan daw kung bakit marami sa mga tao is nagkakamali, gumagawa ng kamalian. Kasi sabi dyan, may mga taong righteous, may mga taong matuwid, may mga taong nagsasabing sila ay sakdal, sila ay naglilingkod sa Panginoon. Okay, kaya nga sinabing righteous men. Pero ang problema, nasobrahan nila yung kanilang expectation sa kanilang sarili ng pagiging righteous. Kasi actually, righteous sila marahil sa loob ng church. Pero pag sa labas ng church, ganun pa rin ba kaya ang mangyayari sa buhay nila? Pero because of pride na tinatawag, kasi wala namang nakakakita sa akin, wala namang nakakakilala sa akin. Hindi po ba? Yun ang kadalasang nagiging dahilan ng tao. Pero sabi dyan, dahil nga
pagamat kinikilala silang righteous, pero they bite the dust of shame. Kinakain nila yung sarili nilang kayayan because of pride. Bite the dust of defeat is because itong salitang they begin to fail to feel self-secure. At ito yung problema because of yung tinatawag dyan na self-security. Mas tinitingnan nila kung paano sila pinagpapala sa anong pamang bagay. Kaya ang pakiramdam ng mga righteous men na ito is tingin nila kompleto na sila. Okay? So hindi tayo nagsasabi niyan. It's the message. But the problem is, paano yung ibang mga believer na kumikilala sa kanila at tinitignan bilang isang ehemplo ng mga nakapaligid sa kanila? Kaya nga yung pamagat ng message na yan is the influence of another. Ano bang klaseng impluensya? Kung sinasabi mong righteous ka, ano bang impluensya ang pwedeng makita sa iyo? Kung sinasabi mong nasa iyo ang law, ikaw ay nagpapatotoo, ano bang klaseng liwanag ang lalabas dyan? Di po ba? Yun ang sinasabi ng scripture kanina. Amen. Ano bang klase ng impluensya yung maidudulot dito para sa iba? Ito ba is magbibigay ng pagpapala upang lumago yung isang kapatid? O ito rin ba yung magpapabago ng kanilang pananaw? Kasi nga mahalaga yung impluensya. Mahalaga na makita yung tamang impluensya kung ano yung ipinapatotoo mo. Kasi lagi nating sinasabi, tayo ay mga buhay at lumalakad na salita ng Panginoon. Hindi po ba? Na tayo'y kumikilos ayon sa salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi dyan, you begin to think that you have lived so long for Christ. Kaya ngayon ang problema, marami ang nagsasabi, ang tagal ko na kasi sa message. Ang tagal ko nang naglilingkod. Ang tagal ko nang sumusunod sa ating Panginoon. Pero sabi dyan that no matter what He presents before you, kaya nga kung ano man yung pwedeng ialok sa'yo, nasa'yo yung tamang pagpapasaya. Kung yan ay pipiliin mo, kung yan ay kukunin mo, or hindi. Kasi sinasabi dyan, ikaw talaga ang magde-decide kung ikaw ba ay totoong established na sa ating Panginoon, kung ikaw ba ito totoong matatag na sa mensahe or hindi pa. Tayo lang po ang nakakaalam nun, di po ba? Kaya tayo rin yung pumipili. Choice natin yon. Kung yung impluensya bang ipapakita natin is talagang ito ba ay magkapagpapabago ng para lumago yung pananampalataya ng iba, hindi lang ng pananampalataya ko. Kasi nga, may kasabihan na sa ating pagpili, sa ating pagpapasya, ang benepisyo nito ay malaki. Okay? Nakukuha niyo ang ibig kong sabihin? Kung ang pagdi-decide mo is sa mga natural na bagay, pwede mo makamtan yung benepisyo niyan. Hindi po ba? Pero kung ikaw ay totoong nagpapahayag ng pagtitiwala mo sa Panginoon, na kung talagang ito ang talagang pinipili mo, na yung Diyos lang ang kabuuan mo, ang kasapatan mo, tiyak na magbibigay yan ng hindi lang ng magandang benepisyo sa'yo, kundi magandang benepisyo din para sa mga may influensya nito. Amen. Kasi kinikilala kanila. Kinikilala tayo kung ano yung ipinapatotoo natin sa ating buhay. Kaya nga sa paalala dyan, you've got to continue to serve God. Kinakailangan nating magpakumbaba sa Diyos. Kinakailangan nating humingi ng kapatawaran sa Diyos kung tayo man ay nagkulang. Kung tayo man ay nagkakamali.
Kinakailangan mong magpatuloy sa paglilingkod ng Panginoon. Amen. No matter what you was back 10 years ago, kung ano man yung kalalagayan mo noon, kung ikaw ay mainit noon, pero sa bawat taon na lumilipas, nababawasan yung alab, nababawasan yung init, kundi ang nadadagdag ay impluensya ng mundong ito, kayo ang makapagsasabi noon. Hindi po ba? It's what you are now. Ang tinitingnan ng Diyos is what you are now. It's the present form ng buhay mo. Ano ka ba ngayon? Ganon ka pa rin ba dati? Ganon ka pa rin ba kainit noon? Ganon ka pa rin ba kainit nung una kang kumilala, una kang tumanggap sa Panginoon? Ganon pa rin ba yung desisyon mo, yung pagpapasya mo, na hindi ka bahagi ng impluensya ng mundong ito? Ano ka na ba ngayon? Yan ang sinasabi ng message. Amen. Ano ang pinapakita mo ngayon na impluensya? Amen. Baalala ng 2 Corinthians chapter 2, verse 15. Sabi dito, tayo ay nasa Diyos, for we are unto God a sweet savor of Christ. Sabi diyan, 2 Corinthians chapter 2, verse 15. For we are unto God a sweet savor of Christ. So dahil tayo daw ay nasa Diyos, kaya nga kung tayo ay nasa Diyos, sabi diyan, tayo ay nagbibigay ng mabangong samyo kay Kristo. Amen. Ibig sabihin, dahil tayo ay bahagi ng Diyos, tayo ay nasa kaisipan niya, tayo ay bahagi ng kanyang salita, kaya ang ginagawa nito, ang nagiging patotoon nito ay buhay ni Kristo. Isang mabangong samyo. So ibig sabihin, ginagawa tayong buhay na testimonya. Okay. Buhay na sakripisyo na lumalakad ayon sa liwanag ng Diyos. Kaya nga, ang ating buhay ay laging nakabahagi, nakaangkla sa buhay ng Diyos. At yung kanyang pag-ibig ay laging nananariwa sa ating buhay. Yun ba ang nararamdaman natin? Yun ba ang nararanasan natin? Amen? Na ikaw ay laging masigla kapag minimit mo na ang Panginoon? Amen? Kasi the more na ganun nararamdaman mo, the more na nararamdaman mo rin ang kalakasan ng Panginoon sa iyo. Amen. Kaya the more na mas malakas ka, the more na magagamit ka ng Panginoon. At bukod doon, the more na makakaakit ka ng attention ng iba. Kasi sabi diyan, tayo ay sa Diyos. Kaya nga tayo ay ginawang mabangong samyo ni Kristo. Amen. Yun ang layunin kung bakit tayo ginawang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Na para bang halimbawa yung isang insekto. Alam natin sa pag-aaral ng science, sa panahon daw ng kanilang mating season na tinatawag, ang mga insektong ito ay naglalabas daw nung chemical sa kanilang katawan. Ano ang purpose, ano ang layunin? Para ma-attract, para mahikayat, para lumapit sa kanila yung kauri nilang insekto. At ayon sa pag-aaral, kapag naglabas ang mga insekto, yung mga insektong ito ng chemical sa kanilang katawan, sabi nila umaabot daw ito sa layong 500 meters. So malayo-layo din, hindi po ba? Para lang may kayat mabighani na lumapit sa kanila yung kauri nilang insekto. So ganun din sa spiritual nating kalalagayan. Kasi may kinalaman ito sa uri ng pamumuhay na maaaring magatid ng mainam para sa iba. Upang ika nga magkaroon din ito ng attraction na tularan yung gayong uri ng pamumuhay. Okay? Gaya din ng ilang bulaklak.
Tulad ng ilang-ilang, ng sampagitan, hindi po ba alam natin yan? Alam natin na kahit ilang araw na ang lumipas, yung mga bulaklak na yan, alam natin na yung mabangong samyo nito is talagang nagtatagal. Hindi ito basta-basta lumilipas. Kaya nga kapag ang bulaklak na ito ay naipahid sa'yo, naidikit sa'yo, sa iyong damit, tiyak na ang bango nito is kakapit. Ika nga, sa spiritual na kalalagayan, yung bango ng buhay mo ay kakapit sa bawat may impluensya nito. So, gayon din yung ginagawa. Gayon din naman yung isang taong matuwid. Gumagawa ng katwiran ng Diyos at talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang buhay ay talagang mananatiling, ika nga, mabangong samyo. Ibig sabihin, nakakahawa. Nakapagbibigay ito ng magandang impluensya sa iba upang tularan at maalala yung mga mabuting mga gawa niya. Amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung hindi nyo kayang sundin ang salita ko, tingnan nyo ang buhay ko. Hindi po ba? Kasi mas madaling makita yung tamang impluensya doon sa buhay. Hindi lang dahil sinasalita ito. Kung anong impluensya yung makikita sa buhay. Kaya nga, itong mga bulaklak na ito, kapag dumating yung pagkakataon na yung kanilang mga petals, yung kanilang sa Tagalog, mga talulot, hindi po ba yung mga bulaklak nito, unti-unti nang maluluoy, matutuyo, ibig sabihin, sa natural na kalalagayan ng buhay ng tao, paparating na siya sa kanyang pagpanaw, ang kanyang presensya is actually mananatiling kaakit-akit at magiging inspirasyon sa lahat. Amen. Dahil yun ang hinahanap ng Diyos sa atin at yun ang kinikilala din ng mga taong nakapaligid sa atin. Yung tamang impluensya na makikita doon sa ipinapatotoo natin. Kaya sabi diyan, "For we are unto God a sweet savor of Christ." Idinagdag diyan, "in them that are saved." Sa kanila na nangaligtas. Ibig sabihin, kapwa mo ito, believer. Ibig sabihin, may tumitingin sa'yo na ikaw ay isang magandang halimbawa sa kanila. May mga kumikilala sa atin, kumikilala sa'yo bilang magandang impluensya. Amen. Na talagang ito, totoo ito sa kanyang mga patotoo. Totoo ito sa kanyang pangangaral. Totoo ito sa kanyang buhay. Ito ang dapat kong tularan dahil magandang impluensya ang nakikita ko sa taong ito. Kaya nga kahit makaramdam ako ng panghihina, ng pagkalugmok, makita ko lang ang kapatid na ito, lumalakas na ako. Sumasaya na ako. Para akong nabubuhayan ng pag-asa. Amen. Kasi mahalaga yung impluensya. Amen. Kaya nga, ang bawat taong may tunay na pananalig at pagtitiwala sa salita ng Diyos, ang kanyang buhay ay magiging mabagong samyo din sa sanlibutan ito. Kasi ika nga, matatakpan nito yung mga mali, yung mga nabubulok na impluensya ng mundong ito. Ibig sabihin, makikita mo yung impluensya niya na talagang hindi nakikiayon dito sa gawa ng mundong ito. At syempre, habang tumatagal, tulad nung sambagita, hindi lang bukod sa tumatagal yung kanyang bango, bukod sa ito ay nakakahawa, ibig sabihin, hindi lang ito tumatagal, hindi lang ito pangkasalukuyan, kundi nagbibigay ito ng magandang bango, ng magandang impluensya sa mga susunod na henerasyon. Amen. Kaya nga pag binanggit, ito si brother. Maganda ang sasabihin nilang reputasyon. Kasi yung reputasyon mo is nakaangkla doon sa reputasyon ng dakilang architect natin.
Amen. Ang dakilang Diyos natin. Amen. Pero sabi diyan, and in them that perish. Ito naman yung mga tao na kahit anong pilit mo, kahit anong sikap mo na maibahagi itong katotohanan, itong mabangong samyo ng kaligtasan ng Panginoon, eh wala silang alam gawin kundi kutsain ka, kundi usikin ka. Kasi ang tingin nila sa iyo is kakaiba. Di ba? Kasi hindi ka nakikiayon sa gawa ng mundong ito. Kaya hindi nila ito pinahalagahan. At alam natin, ang sino mang hindi nagpapahalaga sa Diyos ay may karampatang katulan. Amen. Kaya nga sa buhay natin sa mundong ito, hindi lamang nakabase sa kung ano mang klase ng blessing lang ang maaaring matanggap natin or makuha. Sa pagkakaroon din natin ng maayos na pakikipag-ugnayan sa tao. So ibig sabihin, hindi lang ito nakabase dahil mabuti ka, dahil matulungin ka. Kasi sinasabi nga ng Bible, hindi sapat ang ating good works bilang mga tao. Walang ibang mabuti, kundi ang Diyos labang, hindi po ba? Kaya kung bakit tayo nagiging mabuti, kung bakit tayo tumutupad, gumagawa ng mga bagay na naaayon sa katangian ng Diyos, ay dahil si Kristo ang patuloy na kumikilos at nagpapaalala sa iyo nito. Amen. Kaya mahalaga na manatili tayo sa kanyang, sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Amen. Kaya makikita natin yung buhay. Yung isang buhay na talagang nakasentro sa buhay ng Panginoong Hesus. Kaya nga dumaan man yung ginhawa, dumaan man yung pagsubok, yung kahirapan, hindi nito mababago yung pananaw, yung pagtitiwala ng isang tunay na bride ng Panginoon. Amen. Para makapanatili siya sa kaligtasang tinanggap niya. Amen. Dahil kinikilala natin ang Diyos bilang author and finisher ng ating faith. Hindi po ba? At alam natin na yung faith na yan ay dapat nakalagak sa walang hanggang kapahayagan at kapahingahan ng salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos lang ang magdadagdag ng pananampalatayang yan. Amen. Tulad halimbawa, sabi ng message, kung naalala ninyo yung kwentong ito, may isang, sabi ng ating propeta, may isang kinikilalang matuwid. May isang kinikilalang hari at ito ay matuwid na namumuno sa kanyang kaharian. At dahil nga siya ay kinikilalang matuwid, ibig sabihin ang bawat salitain niya, ang bawat panuntunan na pwede niyang ipanukala ay walang pag-aalinlangan na pinahalagahan at sinusunod ito ng bawat nasasakupan niya. Dahil nga siya ay matuwid. So ibig sabihin, nirerespeto siya, iginagalang siya, at dahil doon, alam natin na ang salita ng hari kailanman ay hindi mababali. Pero minsan, may isang pangyayari na yung isa sa kanyang mga alipin ay nakagawa ng mabigat na kasalanan. Bagamat hindi binanggit ng propeta, o maaring sabihin na lang natin, maaring nagnakaw yung taong ito, yung alipin ito, at nung dahil pabaya siya, nahuli siya, ang ginawa niya sa pag-aangad niyang may pagtanggol yung kanyang sarili, nakapatay siya. Hindi po ba? Kadalasan, ganyan ang nangyayari sa mga kumagawa ng kasamaan. Amen. So ito ang aliping ito, nakagawa ng mabigat na kasalanan. In short, nung siya ay litisin ng hari, dahil ganoon nga ang ating Diyos, hindi lang siya hari, hindi lang siya Panginoon, kundi dakilang judge din siya. Dakilang tagahatol din siya. Nagbibigay siya ng matuwid na hatol sa sino mang nagkakasala. Kaya nung
Nilitis na itong alipin na ito. Napatunayan na siyempre siya ay guilty, na siya ay nagkasala. Kaya nung ibinigay na sa hari yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga panuntunan, nung basahin na niya ito para bigyang hatol itong aliping ito na nagkasala, ang sabi niya, ayon dito sa kautosan. Kaya nga, di ba, laging sinasabi ng Bible, thus saith the Lord. Hindi po ba? Kung ano yung sinalita ng Diyos, yun yung kanyang ipapatupad. So sabi niya, ayon dito sa kautosan ito, na yung matuwid na hari ang siya ring nag-implement. Ang hatol ito, dahil napatunayang nagkasala ka, is kamatayan sa pamagitan ng pagpukot ng ulo. Okay. Kasi guilty siya. Kaya nang dumating na yung time para hatulan yung aliping ito, talagang sa natural na kalalagayan, kapag alam mo nga hatulan ka na, ano mararamdaman mo? Nanginginig siya. Talagang balisang-balisa at maaaring hindi na siya nakatulog dahil sa kaiisip doon sa parusang igagawad sa kanya. Kaya nung makita ito ng hari, ang sabi niya dito sa alipin, dahil nga sa ganong nakikita niya, ano ang magagawa ko para sa'yo bago ko ibigay yung hatol na pagpugot sa iyong ulo? So para bang nakikipag-bargain pa yung matuwid na hari. Kasi tandaan natin na yung haring ito ay hindi lang kinikilalang matuwid bilang tagapagpatupad ng kanyang salita, ng kanyang panuntunan, kundi kinikilala rin siya bilang isang tao na may isang salita. A man with honor, sabi nga nila. So mayroon siyang isang salita. Kaya nung sinabi niya, sinabi yun ng hari, walang ibang maisip yung aliping ito, kundi humingi ng isang basong tubig na naman, ano po, isang basong tubig. At ang sabi ng hari, ayan na, yung isang basong tubig na hiniling mo. Sige, inumin mo na yan bago ka pugutan ng ulo. Eh siyempre, sa sobrang takot, sobrang panginginig niya, hindi niya magawang parang mahawakan ng maayos at mailapit ito sa kanyang bibig. Kasi nga, nanginginig siya sa sobrang takot para makainom. Kaya, inulit ng hari, okay, inumin mo na yan. Pero ito ang maganda. Kasi sabi niya, nung sabi niyang inumin mo na yan, or, kasi sabi niya doon sa English, or, dinagdagan niya ng or, ibig sabihin, o kaya naman, hindi ko igagawad ang pagpugot sa iyo hanggat hindi mo naiinom yung tubig na yan, sabi niya. Inumin mo na yan. Tapos biglang, parang medyo nagbigay ng konting parang awa ng habag siguro, pero alam ng aring ito kung anong ginagawa niya, dahil siya ay matuwid, siya yung tagapagpatupad ng salita ng panuntunan. Inumin mo na yan, o kaya naman hanggat hindi ko nakikitang iniinom mo yan, hindi muna kita papupugutan ng ulo. Okay? Nakukuha natin? Kaya anong ginawa ng alipin na ito? Sa halip na inumin niya yung tubig, ang ginawa niya, itinapon niya yung isang basong tubig. Kaya ano ba sa tingin natin yung ginagawa ng alipin na ito? Nilansi ba niya yung hari? Nilito ba niya? Siyempre, hindi. Dahil gaya ng nabanggit kanina, ang haring ito ay matuwid sa kanyang panuntunan. At bukod doon, sabi kanina,
siya ay mayroong isang salita. You see? Because of the word. Dahil sa kanyang salita. Ibig sabihin, makikita talaga yung character na kung ano yung sinalita mo, yun yung magiging patotoo mo. Kaya sa maikling kwento, hindi niya ininom. Kahit bigyan pa siya ng isang basong tubig, hindi niya ininom. Kasi ang purpose nun ay para ma-preserve yung kanyang buhay. Pero sa natural na kalalagayan, siyempre kung hindi ka iinom, mamamatay ka rin. Dahil hindi ka iinom. Pero ang pinapakita nun, hanggat pinangawakan mo, hanggat pinaniniwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo, kung ano yung sinalita, kung ano yung impluensyang ibinigay sa'yo, mananatiling preserve ang buhay mo. Kaya tumitingin, hindi lang tayo tumitingin sa katwiran ng Diyos, kundi tumitingin din ang tao sa doon sa panuntunan, doon sa patotoo ng bawat ipinapahayag na salita sa pamamagitan ng ginagamit niya. Mga lingkod, at lahat tayo ay lingkod ng Panginoon. Tayo ay lahat ay liwanag ng Panginoon na dapat makita yung reflection na yan para ma-preserve ako sa iyong buhay. Ma-preserve ka, brother, sa aking buhay. Amen. Maging magandang impluensya tayo sa bawat isa. Amen. Kaya nga sa buhay na ito, kung minsan, iba, yung iba is naninibago dahil nga sa pabago-bagong katangian na nangyayari sa mundong ito. Kasi nga nakikita natin yung mga samot-saring mga problema, samot-saring mga pagsubok sa buhay. Ang daming alalayanin, di ba? Manonood ka lang ng TV, mapapanood mo, nandiyan ang digmaan. Makikita mo, makikinig ka ng radyo, maririnig mo, nagtataasan ang bilihin. Di po ba? Puro problema. Amen. Pataas ng pataas ang lahat ng bilihin. Kaya marami ang napapaisip kung bakit umaabot ang tao sa ganitong kalalagayan. But we know na dahil nga sa salita ng Panginoon, ipinapangusap sa atin ang lahat ng bagay na ito ay katuparan lamang ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kapag ikaw ay tunay na bahagi ng Panginoon, hindi ka na magugulat, hindi ka na maninibago. Amen. Kundi magtitiwala ka kung ano yung ipinapahayag ng Panginoon sa atin. Amen. Dahil pinapaliwanag nito kung ano man yung problema, yung salita, ipinapahayag nito kung ano man yung nakikita nating problema, sa problemang yan ay laging may solusyon. At kung ano yung dapat nating gawin. Kaya nga, kung maunawaan natin yung bawat paalala ng bawat salitang pinaalagaan natin, ito rin yung magbibigay ng importansya sa atin upang higit nating makilala ang Diyos. Amen. Amen. Kaya nga, ang buhay natin ay dapat na maging angkop ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga kung pakiramdam mo, parang nalilito ka na, naliligaw ka na, kinakailangan mong balikan ang blueprint, ang salita ng Panginoon. Amen. Sabi ng message dito, sa message na the infallible word of God, sabi niya, there is a time where we have to take out the blueprint to find out how far up the road we are. There is a time where we have to take out the blueprint to find out how far up the road we are. So sinasabi dito, kapag nakakakita ka na ganun na ang kalalagayan, para kang nalilito, para kang naninibago, it's time. Napapanahon na para balikan mo itong panuntunan ng Diyos. Itong plano ng Panginoon, itong blueprint na tinatawag, itong plano ng Diyos. Yun yung kanyang salita. Amen. Sabi dyan, how close the building is being completed. Pinapakita dito
dahil tayo ay building din ng Panginoon. So spiritually speaking, pinapakita niyan, gaano na ba tayo kalayo? Gaano na ba tayo kalalim sa ating relasyon? Nasaang bahagi na ba tayo sa pagtataguyod ng ating Panginoon bilang templo, bilang building, spiritual building ng ating Panginoon? Amen. Kaya nakabase ito lagi sa tamang paglilingkod natin. And I for myself, I know along with many, marami akong nakakasalabuha. Ibig sabihin, the more na marami kang nakakasalabuha, the more na maraming impluensya ang pwede mong makuha. And all the believers in here rest our eternal destination solemnly upon the Word of God. Kaya nga ang isang tunay na believer, isang tunay na bride ng Panginoon, wala siyang ibang tinitingnan, wala siyang ibang kapahingahan, sabi diyan, kundi yung pagtingin niya sa tamang destination na patutunguhan niya. At nakalagak ito lagi sa salita ng Diyos. Amen. Hindi ito nakalagak sa panuntunan ng tao. Amen. Nakalagak ito sa kapahayagan ng Diyos. Anything outside of that? Hindi ko masasabi, sabi diyan. I would not say I do not believe it. Hindi ko sinasabing, hindi ko pinaniniwalaan kung ano man yung ipinapatotoo ng taong ito, kung paano niya ipinapamuhay yung salitang ito. Kundi sabi diyan, I would say this, I do not understand it. Ibig sabihin, hindi tayo ang hahatol sa sino mang tao. Amen. Hindi natin sasabihin para i-correct siya. Eh, mali ka eh. Ako ang tama. Di po ba? Ako dapat yung sundin mo. Ako dapat yung sundan mo. Kasi nasa akin ang katotohanan. Pero sabi ni ng propeta, hindi dahil hindi ko yung pinaniniwalaan, pero mas mainam kong sabihin, hindi ko naiintindihan yan. Kundi kung ito, sabi dyan, it must come by the word. Pero kung ito ay nandoon, ipinapangusap ng salita, yun lang ang paniniwalaan ko. Kung yan ang pinapangusap ng kapayagad sa iyong panahon, yan lang ang pangahawakan ko. Yan lang ang sasantigan ko, ika nga. So, hindi tayo nangungusap para sa ating sariling kakayahan lamang. Amen. Kundi tayo ay nagbabahagi, tayo ay nagpapasakop, at tayo ay kumikilos. Ayon lagi, laging pinapaalala, ito ay dapat laging nasa inspiration ng Holy Spirit, ng Panginoon. Amen. Dahil ang Panginoon lang ang pwedeng makapagbigay ng tamang refleksyon sa iyong buhay para ipatotoo mo. Amen. Nakukuha natin. Okay, malapit na tayo magtapos. Tingnan natin. Kaya, tingnan natin yung isang magandang halimbawa. Magamat may ilang mga halimbawa dito, pero ito na lang ang titingnan natin bilang napaka-inam na halimbawa. Yung pamilyar na buhay ni Apostle Paul. So sabi dito ng Romans chapter 1, verse 1. Paul, a servant of Christ. Sabi diyan, Romans chapter 1, verse 1. Si Paul, na lingkod ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung salitang, pag sinabi mo kasing servant, tagasunod, tagatupad, tagapagpatuloy, ibig sabihin, kung ano yung ipinapanukala ng kanyang master, iyon yung kanyang ginagawa. So siya ay tagasunod sa kalooban ng kanyang master. Sino ang kanyang master? Ang Panginoong Hesukristo. But we know na, kung titingnan mo kasi yung buhay ni Paul, sa katunayan, sa maraming pagkakataon, masasabi natin na hindi ordinaryo yung buhay ni Paul bilang tao lamang. Kasi sa kanyang kalalagayan, alam natin yung una niyang kalalagayan.
At para maunawaan natin, balikan natin ng ilan yung konting background niya. Sabi ng Acts 22 verse 3, babalikan natin yung scripture na yan. Sabi ng Acts 22 verse 3 sa pagkatao ni Paul, I am verily, sabi diyan, I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city of Cilicia, sabi diyan. So ibig sabihin, itong si Paul ay hindi lang basta Hudyo, siya rin ay isang Roman citizen. Kasi sabi diyan, ipinanganak siya sa Tarsus. Amen. Ibig sabihin, yung lugar ng Tarsus is actually lugar na sasakupan pa yan ng mga Hudyo. Kung saan sabi diyan, ito ay galing sa siyudad ng Cilicia. Okay. Kumbaga kung ikukumpara mo ito sa ating bansa, hindi lamang siya kinikilalang Pilipino, kundi kinikilala din siyang may ibang citizenship pa. Ibig sabihin, maaaring American citizen, di ba? Canadian o kung ano man yan. So ibig sabihin, hindi lang siya basta Pilipino. Ika nga, may dual citizenship siya. Kaya nga yung ibang tao, kapag may mga kamag-anak na ganun, ang laging biro nila, siguro big time ka na. Big time ka kasi ganyan ang kalalagayan mo, ang katangian mo. Okay? So, pinagmamaliki nila kasi sinasabi nila mayroon silang tinatawag na blue passport or dual citizenship. Amen. At ganun yung kalalagayan ni Paul sa natural. Dahil alam natin itong Roman Empire ang kinikilalang makapangyarihang lugar o makapangyarihang bansa sa buong mundo sa time na yon. Kaya kapag bahagi ka ng kanyang citizenship, kaya parang ang dating mo is big time din. Okay? At bukod diyan, si Apostle Paul ay hindi lang ganoon ang kalalagayan niya, kundi mayroon siyang mataas na pinag-aralan. Ibig sabihin, edukado siya. Hindi lang siya basta edukado, kundi sabi diyan, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, sabi diyan. Nasa ilalim siya ng authority ni Gamaliel. Na para bang kung iambing mo sa panahon natin ngayon, in terms of education, pwede mong sabihin na itong si Paul is nag-aral sa UP, nag-aral sa Ateneo. Ibig sabihin, mga kinikilalang universidad sa bansang ito. At pwede rin mo rin sabihin, kung ito ay nasa ibang bansa naman, pwede mong sabihin, galing yan sa Harvard School. Di po ba? Ibig sabihin, bigatin. So, hindi lang basta ganun, kasi sabi dyan, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers. So, ibig sabihin talagang masugid itong si Paul na tagasunod sa mga kinikilalang batas ng mga Hudyo. Kinikilala niya yung kanilang mga magulang, sina Abraham, Isaac, hindi po ba? Sa Old Testament, sa panahon ni Moses, maging sa mga iba pang prometa in Old Testament. So, ibig sabihin, pinaalagaan nila ng husto kung ano yung Old Testament, yung salita na nakasulat doon. So, ganun siya kaalab. Kasi sabi dyan, and was zealous towards God, as you all are this day. Ganun ako kaalab. Kung sa tingin ninyo, ganun na kayo kaalab, mas maalab pa ako dyan. Kasi, kung gusto mong malaman kung gaano kaalab si Paul sa kanyang pagsunod, sabi ng verse 4, and I persecuted this way unto the death. Sabi niya, ibig sabihin, lahat ng tagusunod ni Kristo, lahat ng kumukontra sa paniniwala ng Judaismo sa panahon nila, sabi diyan ay pinipersecute ko, iniuusig ko. Ganon siya kaalab, ganon. Kaya sabi niya, and was zealous toward God. Talagang maalab ako sa paniniwala ko sa Panginoon, sabi niya. Kaya ang sino mang kontra sa paniniwala ng Judaismo, uusigin ko yan. So, ganun siya kaalab. Ibig sabihin, ganun din siya kalupit.
Sa ibang salita, parang isa siyang religious terrorist. Ika nga. Kumbaga, sa mga ibang believers, ang dating sa kanila, kapag hindi nila kaanib, hindi mananampalataya yan. Hidden yan. Isa yang infidel, hindi mananampalataya. Kaya kapag hindi mananampalataya, hindi natin bahagi, osigin natin ang mga yan. Okay? So, ganun si Paul, handa siyang pumatay sa mga hindi naniniwala sa kanila. Or si Saul. Si Saul, sa unang kalalagayan niya bago siya tinawag na Paul. Kaya nga, ang kumukontra sa kanila, sabi diyan, binding and delivering unto prison both men and women. So, wala siyang sinisino. Kahit anumang, kahit sino pa man yan, lalaki man yan, babae man yan, bata man yan, ano po ba? Ano man ang kalalagayan yan sa buhay, basta kontra sa paniniwala namin, ipipersecute namin yan, huhulihin namin yan, ikukulong namin yan. Ganon kaalam si Paul. So ganon katindi, dahil sa kanyang paniniwala. Kaya nga, kung tayo ba, yung ganitong klase ng alab, ganito bang klase ng alab ang paglilingkod na gusto nating gawin? Hindi po ba? Maling alab ng paglilingkod kasi gumagawa ka na ng kasamaan. Hindi po ba? Yun yung kalalagayan ni Saul nung hindi pa siya binago bilang Paul. Kaya nung binigyan na siya ng karapatan para osigid yung lahat ng sumusunod sa kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, alam natin, nung pumunta siya sa Damasco, in short, biglang nakita niya ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng liwanag, isang matinding liwanag na siya lang yung nakakakita. At sabi niya doon, "Who are you, Lord? Sino ba kayo, Panginoon?" Amen. Kung babasahin mo yung mga succeeding verses niyan. At sabi ng tinig doon, "Ako si Jesus, taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Kaya doon nagulat si Apostle Paul. Dahil alam natin, ang inuusig ni Paul yung mga tagasunod. Pero sabi nung tinig sa kanya, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Amen. Kaya kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, kung ikaw ay talagang bahagi ng Panginoon, kung talagang ikaw ay kinikilala ng Diyos bilang pag-aari niya, ipersonalin ka niya. Amen. Ano man ang kalalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo. At kadalasan kapag pinersonal tayo ng Panginoon, kuminsan masakit. Hindi po ba? Mas mahirap kung dati ka nang nakakilala at muli kang tatawagin pa ng Panginoon. Hindi po ba? Ayaw nating mangyari na hindi isang natatawagin ka sa isang paraan na hindi mo rin magugustuhan para lang bumalik ka sa Panginoon. Amen. So ipinapakita nito personal na nakikipag-ugnay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya parang sinasabi dyan, inuusig mo yung mga lingkod ko. Sa katunayan, ako ang inuusig mo, ako yung inaatake mo. Kaya nga, kung pakiramdam natin, merong hindi or merong kumukontra sa atin, merong mga taong sa tingin natin hindi palagay ang kalooban sa atin at parang gusto tayong atakihin, is sabi diyan, hindi mo laban yan, kundi laban yan ng Panginoon. Amen. Kaya nga pinapaalala din ng Bible, di ba, na huwag kayong magiganti sa inyong sarili, sabi ng Romans 12:19, kung babasahin yan. Kundi magbigay daan kayo sa inyong mga galit, sapagkat nasusulat, "Vengeance is mine." Ang aking galit, ang galit na yan, ang aking paghihiganti, ay sa akin dapat manggaling, sabi ng Panginoon. Pagbabayarin ko sila. Kaya, hindi tayo yung nakikipagtunggalin ng pisikalan. Kaya nga sinasabi ng message, ang kalaban natin ay sa spiritual na kalalagayan. Amen? Kaya nga kung pakiramdam mo na parang inuusig ka ng salitang ito, yun ay dahil marahil
May bagay na dapat baguhin sa atin. May mga bagay na dapat ayusin sa atin. Kasi pipersonalin ka talaga ng Panginoon. Pipersonalin ka, hindi dahil gusto lang ipahayag ito nung gagamitin ng Diyos na tagapagsalita, kundi hanggat ang salitang ito ay nababasa natin, nakikita natin, mayroon tayong katibayan na tinitingnan, mauunawaan nyo na ang salitang ito ay kusang nangungusap sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi ng message, kung yan man ay pagpalo, thank you Lord. Para sa akin yan, para ako ay may tuwid. Kung yan ay para kung ito man ay magdadala sa akin upang ako ay may tuwid, kahit na pakiramdam ko ay masasaktan ako. Salamat Panginoon sapagkat pinaalalahanan niyo ako. Amen. Yun ang ipinapangusap ng salita. Kaya nga sinasabi, 'di ba, ng Biblia na ang salitang ito ay nagbibigay ng instruction ng pagtutuwid. Amen. Para sa ikatututo ng sinumang matuwid. Amen. Kaya kapag ikaw ay matuwid, ibig sabihin na sa katwiran ka ng salita ng Panginoon. Kapag inaayos na ng Diyos, pinipersonal ka na ng Diyos, kinakailangan mo itong yakapin, pahalagahan. Amen? So ganun, yung kalalagayan ni Paul. Pinersonal siya tuloy ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na manatili siya sa ganung kalalagayan niya. Amen. Kaya kinakailangan pa siyang ma-extract ng matinding liwanag. Ibig sabihin, kinakailangan pa siyang paluin ng Panginoon. Tanggalin yung maling paniniwala niya. Tanggalin yung mga natutunan niya doon sa inspiration ni Gamaliel. Di po ba? Ibig sabihin, ang inspiration ng mundong ito. Kaya walang ibang nasabi si Paul nung ma-recognize niya kung sino yung pumapalo sa kanya. Anong gagawin ko, Panginoon? Amen. May pagpapakumbaba. Mayroong pagpapasakop. Amen. At kaakibat ng pagpapakumbaba at pagpapasakop mo ay yung tamang pagsunod. Okay? Kaya nga kung babalikan natin yung scripture kanina ng Romans chapter 1. So sinasabi dyan, Paul, a servant of Jesus Christ. Amen. Kaya nga, kung dati si Paul ay taga-usig, mainit na taga-usig sa lingkod ng Panginoon, pero nung kinatagpo siya ng Panginoon, lahat ng yun ay nabago. Lahat ng yun ay napalitan, yung maling pananaw niya. Kaya sabi niyan, hindi na siya alipin ng sistema ng ito. Kundi sabi niya, a servant of Jesus Christ. Siya ay alipin na ng ating Panginoong Hesukristo. At tandaan natin, ang isang alipin ay walang karapatan para sa kanyang sarili. Di po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, kung gusto niyong manatili sa akin, maglingkod kayo para sa iba. Amen. Paglingkuran niyo, magbigay kayo ng buhay na patotoo para sa iba. Amen. Kasi si Kristo ay nasa sa kanila na bilang mga tunay na lingkod ng Panginoon. Amen. At ganun din sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya nga, anumang dahilan kung bakit anumang umuusik sa atin dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Dahil nga si Paul, sinasabi dyan, servant ni Jesus Christ, kung titingnan mo yan sa natural na kalalagayan, si Jesus Christ is anak ng karpintero. Di po ba? Kung magiging natural ang pag-iisip, kaya nga natitisod ang mga elders of Israel sa panahon na yan. Ito, magiging servant ka nito. Nung tinatawag na Jesus na ito, kilala namin yan, kapitbahay namin yan. Isa yung anak ng karpintero. Kaya karpintero din ang trabaho. Tapos sasabihin mo, servant ka ng isang karpintero. Di po ba? Kaya nga kung sa natural, kung sasabihin mong servant ka ng isang karpintero, tatanggapin mo ba? Amen? Pero si Paul, dahil sa kapahayagan, ito ang mahalaga. Because of revelation. Hindi tayo sumusunod dahil sa gusto lang natin. Hindi tayo sumusunod dahil sa sarili nating kakayahan, kundi sumusunod
tayo dahil ipinahayag ito ng Diyos sa atin. Ipinangusap ito ng Diyos sa atin. At kaya kung bakit ka naging servant ng Panginoon, kasi kinikilala ng Panginoon yung buhay mo na ikaw ay bahagi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya kapag naiintindihan natin na tayo ay pinatotohanan ng ating Panginoon sa ating buhay, kung bakit tayo naging servant, yun din ang inaasahan ng ating Panginoon sa atin, na magiging patotoong, na magiging buhay na patotoo din yung ating paglilingkod. Okay? Kaya nga sabi dyan, hindi lang siya tinawag na servant, but called to be an apostle. Pag sinabi mong tinawag, ibig sabihin, mayroon siyang obligasyon. At yun ang napakainam. Kasi sabi ng Bible, hindi lang tayo tinawag, kundi tayo ay ginastify. Tayo ay pinawalang sala. Hindi lang tayo na-justify, kundi tayo ay i-glorify din ng Panginoon. Amen. Yun ang kalalagayan ng sinumang bahagi ng Panginoon. Ibig sabihin, mayroon kang specific na gagawin. Mayroon kang specific task. Mayroon kang obligasyon. Amen. Ang ipamuhay na yan. At sabi dyan, separated unto the gospel of God. You see? Nakukuha natin, separated. Di po ba? Kailangan pa ba natin ibaliwanag yan? Kayo ay servant ng Panginoon. Kayo ay tinawag bilang lingkod ng Panginoon. Kaya nararapat, separated kayo. Amen? Separated kayo saan? Hindi kay Kristo, kundi separated kayo sa gawa ng sanlibutan. Amen? Sa gawa ng impluensya ng mundong ito. Amen? Kaya sabi yan, separated unto the gospel of God. Hiniwalay kayo para pahalagahan ang ebanghelyo ng Diyos. Amen. Ang buhay na salita ng Panginoon para maipatotoo ito at maging pagbigay ng impluensya sa bawat isa. Amen. So naway, nakatulong ito kahit papano sa bawat buhay natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, talagang kaya ko na rin pala. Magamat masakit tong paa ko, pero salamat sa Panginoon dahil mayroon ta akong mahawakan sa natural na kalalakayan. Itong pulpitong ito, amen, na pwede kong sandalan. At I believe, spiritually speaking, ay nakasandig tayo sa ating buhay na Diyos. Amen. Para patuloy na mangusap sa mga bagay na ito. Amen. So we need to pursue. Kinakailangan nating pagsumikapan itong great gain na ito. Sabi ni Paul kay Timothy. Kaya hindi lang ito basta na-achieve lang. Pagsumikapan nyo, makipagbaka kayo. Para ganun ang sinasabi ni Paul. So tayo po ay tumayo. Amen. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, muli salamat Panginoon sa mga patotoong ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa liwanag na ibinibigay nito, ang isang buhay na liwanag sa pamamagitan ng inyong kapahayagan upang nang sa ganun ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makakilala ng lubos kung ano ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, kung may mga pagkakataon na kami ay nalilito, kami ay nagkakamali, kami ay nai-impluensyahan pa rin ng maling impluensya. Pagko siniling namin, Panginoong Diyos, kami po ay nagsusumamo at nagpapakumbaba na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging tapat, maging sapat ang buhay na ito at maging angkop ang paglilingkod namin sa inyo. Dahil para saan ang lahat ng pagpapagal na ito, Lord?
para saan ang lahat ng pagsusumikap namin, ang pag-attend namin ng gawain, ang pagpapaayag namin, ang pagsasabing kinakailang mabuhay kami ayon sa inyong katwiran, ang aming buhay ay maging angkop sa inyong salita, na kami ay lumalakad tulad sa isang buhay na liwanag sa ilalim ng inyong salita, Lord. Kung kami naman ay patuloy na nababahagian pa rin, nai-influensyan pa rin ng hindi tamang influensya. O Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Tulungan niyo po kami na maunawaan kung ano ba ang tunay na layunin ninyo sa buhay na ito. Kung bakit kami naririto, kung bakit kami nagsisikap para makarating sa aming kasakdalan. Huwag nawang maging pabigat, Panginoon, ang anumang tinatangkilik namin upang hindi kami makarating sa aming tamang destination. Sapagkat kayo ang kabuuan namin, Lord. Kayo ang aming kasapatan, ang aming kagalingan. Kayo po ang kumukompleto sa amin, Lord. Sapagkat nasa inyo ang buhay na walang hanggan. Saan pa kami patutungo, Lord, sabi ni Apostle Peter? Kundi sa inyo lamang, Lord, dahil kayo ang nagtataglay ng buhay na walang hanggan. At ang buhay namin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya, Panginoong Diyos, patuloy niyo po kaming gamitin, patuloy niyo po kaming turuan pa, Panginoon, ng mga bagay pa para sa aming ikasasakdal. Para makarating kami sa tama naming perfection, Lord. Hawakan po ninyo ang bawat kaluluwa namin, Lord, sapagkat kayo ang nagsabi ng katawang ito ay patungo sa alikabok, pero ang aming kaluluwa, ang aming espiritu ay babalik sa inyo. At yun ang aming pinangahawakan, Lord, na kung hindi man kami madatnan, Lord, ang body change na ito kapag kami ay buhay pa. But we expect more, Lord, na tutuparin po ninyo ang inyong salita, na kami ay bahagi ninyo, na kami ay babaguin ninyo patungo sa isang glorified body. Sa oras na ito, kung sino man sa amin, Lord, ang nakikitaan ninyo ng pagmamatigas, kung may nakikita man kayo ng bahid ng anumang pag-aalinlangan, Lord, tulungan niyo po kami na tanggalin, tapyasin, Panginoon, itong masamang espiritu na kumikilos, na nagbibigay ng inspiration, maling inspiration sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami na maging angkop ang buhay namin ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat ginagamit ninyo, Lord, ninyong lingkod, na higit na maging stable sa kung ano yung pinangahawakan nilang katotohanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging lubos ang aming pagsandig sa inyong bato ng kapahayagan, Lord, nang aming kaisipan ay mailagak, maisandig sa isang tunay na katotohanan, Lord, na nagmumula sa inyo, Lord, sa isang makalangit na kalalagayan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoong Diyos, na kami ay mapariwara. Mahal namin kayo, Lord. Mahal din namin ang bawat isa. Mahal namin si brother, si sister, Lord. Ano man ang sitwasyon niya, ano man ang ginagawa, ano man ang pinagdadaanan niya. Dahil bahagi sila ng inyong katawan. Dahil bahagi kami ng iisang pamilya ninyo, Lord. Kung papaanong kayo ang unang umibig sa amin, gayon din naman ang aming nararamdaman, ayaw din namin ng isa sa amin, Lord, ay mapariwara pag dumating yung time na kami ay haharap na po sa inyo, Lord. Muli po kayong kumilos, Panginoon. Kayo po ang aming pananagumpay. Kayo po ang papawi ng bawat luha na aming nararamdaman sa bawat pagsisikap, sa bawat pakikibaka na aming dinadaanan sa buhay na ito.
Gawin niyo po kaming mabuting katiwala. Tulungan niyo po kaming magamit ang bawat resources na mayroon kami ayon sa inyong ministry, ayon sa inyong panuntunan, Lord, ayon sa inyong dakilang kalooban, na wag lang itong manatili, Lord, at maging pabigat dahil sa pag-aasam na okay na kami, Lord, dahil nakikita namin ang pagpapala ninyo. Kundi ang higit naming makita, Lord, ay ang inyong buhay, Lord. Dahil ang blessing, ang biyaya, ang inyong habag at biyaya ay lilipas. Darating ang time na darating ang inyong judgment. At ayaw po namin, Lord, na kami ay daratnan sa ganung kalalagayan. Kung kaya, patuloy niyo po kaming linisin ang inyong banal na dugo, Lord. Patuloy niyo po kaming ituwid. Kung kami man ay nagkukulang, kung kami man ay nagiging matigas sa sino mang nanonood nito, Lord, sa sino mang nakikinig ng salitang ito, o Panginoon, mahabag po kayo sa bawat isa sa amin, Lord, na kung ano man ang aming pinapatutuo, naway dapat ito ang maganap ayon po sa inyong kalooban, ayon po sa inyong katwiran. Salamat po, Panginoon. Salamat po muli sa kalakasan. Salamat po sa bawat gantimpala na aming nakakamtan para magamit ito ng maayos habang kami ay nabubuhay. Kayo po muli ang kumabay sa bawat anak ninyo, bawat bride ninyo, Lord. Ano man ang aming gagawin sa aming pag-uwi man, Lord, kayo po ang patuloy na mag-ingat, magprotekta, maglayo sa anumang pagkilos ng kaaway. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito ay aming itinataas, ibinabalik sa inyong makapangyariang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ipitin po natin ito ng buong puso. I want much more of you. Lord, ito po ang aming hangarin. To you, everything I have.
pinangangaral natin para makapaglingkod tayo, walang ibang gagawin kundi ang tamang pagpapasakop natin sa ating Panginoon at para maitaas ang kanyang pangalan sa kaluwalhatian. Okay? So, makakaupo na muna tayo. Para bigyang daan ng pagbati ang mga nakasama natin sa gawain. So una, okay. Nandito ang ating mahal na kapatid, si Sister Linda. Sa lugar ng minamahal ng Diyos, ang lugar ng Giliw, Galaw. So patuloy po kayong ingatan, pagpalain ng Diyos at patuloy na manatili ang pagiging magiliw nyo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So God bless po sa inyo, sister. Ang pagpapala ng Panginoon po. Ipatuloy na kumilos sa inyo. Ganon din, kina Brother Cesar and Sister Cecil, na patuloy ding maalab sa paglilingkod sa bawat ministry na kanilang ginagampanan, saan man sila magtungo, at patuloy na yan ay manatili at magningas. Yan ang aming dalangin. Patuloy kayong ingatan at palakasin pa ng Panginoon sa bagay na yan, dahil we believe na ang impluensya po ninyo, hindi man tayo lubos na magaling mangusap, ito ang magbibigay ng buhay na pag-asa at patotoo sa mga mahal po natin sa buhay. God bless po sa inyo, our brother and sister, sa lugar na yan. Noon din kay Brother Mark. Amen. Ay, Brother John. Okay, sorry. Sorry. So, lagi ako nagkakamali. So, talagang hindi kasi ako matandain eh. So, patuloy kang ingatan. And I believe na hindi makakalimutin ng Panginoon sa bawat tungkulin, sa bawat ministry na ipinagkakalob sa iyo ng Diyos. So, patuloy kang ingatan. Patuloy panggabayan ng Panginoon para higit mo pang mapalago ang ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon. God bless sa iyo, brother, at sa iyong pamilya. Ganon din sa ating mahal na pastor, si Pastor Manny, na patuloy na ginagamit ng Panginoon para sa ikalalago ng bawat bahagi ng katawan ng Diyos. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon kasama po ng inyong mahal sa buhay. Amen. At alam natin na hindi kompleto ang Diyos kapag yung pag-ibig natin, yung pagmamahal natin, mawawala din, maiibsan. So, naway patuloy na mag-alab yung pag-ibig na yan sa ating Diyos at pag-ibig din natin sa mahal natin sa buhay. Salamat po sa magandang impluensya po ninyo, Pastor. God bless po sa inyo. Ganon din sa Torlao family, Brother Edren, Sister Erica, patuloy kayong ingatan dyan ng Panginoon. Patuloy pa kayong pag-ibayuin ng higit pang pag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon. Saan man kayong dako, saan man kayong mapunta, ang reflection ng liwanag ng Diyos ang patuloy na kumilos sa inyo. God bless po sa inyo, Brother Edren and Sister Erica. So ganun din, kay Brother Alfonso and Sister Lorena, naway hindi magmaliw ang pag-ibig ng Panginoon dahil laging tapat ang Panginoon sa bawat ministry, sa bawat pagpapagal po na inyong ginagawa. Hindi yan nakakalimutan ng Diyos. So God bless po sa inyo, our brother and sister dyan. Ganon din sa ating kapatid, si Sister Imelda Taban from Israel. Patuloy po kayong gabayan ng Panginoon dyan. Ano mang kaguluhan, hanggat ang salita ng Panginoon ay nasa inyo, we believe na ang protection niya ay mananatili po, sapagkat kasama kayo sa aming panalangin. Naway ganun din ang inyong pamilya ay ma-experience nila ang kaligtasan ang tinanggap ninyo. Gayon din kay Brother Wilmar, magpatuloy ka lang sa iyong paglilingkod at narating yung panahon na makikita nila kung ano yung liwanag na taglay mo. So God bless you, Brother Wilmar. At ganun din sa mga nakasama natin via Facebook Live and YouTube.
Hindi ko man kayo mabati ng isa-isa, but we believe na ang pag-iingat, ang patuloy na pagkilos ng Panginoon, ang siyang patuloy na umiral at mangyari sa inyong mga buhay. God bless po sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang biyaya ng Panginoon po ay sumayin niyo. At gayon din sa bawat isa sa atin na naririto. So, we are dismissed.